Okay na. Hi twins! Nandito tayo ngayon sa Taal Batangas, sa isang store na Onas, Batangas Lake Store. Actually, si Tatay, nag-feature na siya sa KMJS na manay. Then, isa siya sa mga authentic na gumagawa ng balisong. And created yung balisong sa Barangay Balisong. So, eto si Tatay, mag-interview tayo. So, Tay, kwentuhan mo kami kahit konti lang about sa balisong, kung paano siya nag-start yung paggawa mo ng balisong. Ando sa amin, matapos ako sa 16 na taon na pag-abroad bilang construction worker. So, may medyo edad na hindi na po pwede. So, dito na ako, nilagay ko yung sarili ko dito sa pagpapago ng kayarihan ng balisong. Okay, yung mga quality ng balisong para naman hindi pang Pilipinas na kapulti ng mga dumating din naman na nakilala sa ibang bansa yung balisong na yari namin. Kaya kung hindi nga lang nag-COVID, baka maganda-ganda na. So nag-COVID eh, hindi na makaparito ang mga tao. Kaya bagsak ngayon ang mga bilihin. Pero ikaw yung gumagawa nito, Tay, tama? May 6 na katawa kong pili na yung kanilang kayarihan. May mataas na antas ng kanyang. So ngayon, yung paggawa ng balisong matay is hanap buhay na siya. Talagang hanap buhay yan. Malaking katulungan sa amin ito dahil kung wala nito, baka mapulot ako ng aking anak ko na ibigay. Nakakatuwa din dahil ang isa sa nakakatuwa, hindi lang yung pera. Kung hindi yung ikaw ay marami kang kakilala. Yun ang isang maganda doon. Hindi lang nakakaganda sa bayan ko, hindi yung buong Pilipinas na kasi dito lang yung balisong eh, dito sa Pilipinas. Mas nakilala yung Pilipinas dahil sa balisong. Sa balisong. Kasi diba, in late 1900s, yung balisong is original talaga dito sa Taal Batangas. Sa balisong talaga. At if nakikita nyo guys, may maliit na balisong. Ito sa ay parang isang keychain, tama Tay? Parang bro, meron kami pinakamaliit nandyan sa level ng tuhod mo. Pero, ayan, nakasabi. Tapos ang pinakamalaki namin ng mabilit. Ito? 4.77 meters. Ito yung nag-feature nyo. Ano sa labas yun? Ano dyan sa labas? So, ito clean sa Tatay. Pwede kong mukhang para sa inyo. Ay, salamat! Ayan, ito po yun si Tatay, yung original na gumagawa ng balisong. Pupunta naman tayo sa isang malaking balisong ni Tatay. So, bubuksan niya para sa atin. Halika na! And, tignan niyo, Queens, isang rare na opportunity na binigay sa atin ni Tatay. Ang Batangas ang siyang kilala na nandun yung balisong industry. Yaman ang Batangas, yaman ang Pilipinas. Dito lang makikita ang tingnan niyo, Queens! Ang ganda! So, ang buong haba nito ay 4.77 meters. Ang haba! Iaagbat ko para ang mga tingnan. Tapos may pangalang Taal Batangas. Piligan ko mayroon sa kabila para mag-review ang... Salamat! So, eto na sa mga queens ang mahabang balisong na makikita mo lang sa Onas Batangas Lake Store. Ito lang diba tayo? At gawang ito, tama na.
Ayan, Queens, Barangay, Balisong. Ng mga assembler, sungay ng isa, sungay ng kalabaw, kaya yan, buto ng baka, buto ng kabayo, so yan ang mga kailangan dito sa insert, ito yung insert, ito yung liner yung pinaka mainframe ng bahay ito. So if titingnan mo sa type, yan ang sequence. For example, tulad nito, mga pins, if titingnan mo siya, parang ang dali-dali lang, diba? Pero mahirap siya kasi madami na baka kailangan pala. Ayan, mga horse, ano yan? Ayan, itatay. Tapos kailangan mo pa ng carabao horn. Kung yung insert mo ay carabao horn. So, yung kasi sa mga iba-iba. Oo, iba-iba. Kaya yan ang nandiyan. So, ayan kayo. Depende rin sa kung anong gusto ng... So, tayo nag... pwede bang magpasadya? Pwede rin. Ah, okay. Pwede pa yung mula ang doon sa kung ano kung anong gagawin ko. Kung ano kaba, kung ano ilalagay na... So, mga quiz, bago kayo pumasok ng store ni tatay, ito yung makikita nyo. Para please ma-appreciate nyo or natin, saka magka-idea din tayo. If ano yung mga... if ano yung mga products na ginagamit sa paggawa ng balisong. Ano yung kabuuan ng picture ni tata. Pero ito si tatay, sa personal. Picture niya lang to. So, ayan. No, kasi ito, hindi pa na ipapalapas itong yung balisong kasi hindi pa nabibenta niya. Ay, hindi pa nabibenta niya yung personal. Kaya hindi pa na. Yung trailer na labas na. Pero gusto pa niyan. Pilipino rin na may producer. Ganda tayo. Pag napalabas ko, ako. Mag-uusin yan. Kasi, ikaw. Yung mga legend na gumagawa talaga ng balisong ngayon is rare na lang. Pero, makikita nyo lahat yung mga balisong na mga gumagawa. Isang street lang kayo, diba? From here, papuntang dito. Yung mga likod, nasa bandang likod. So, sila. Pero kung ako sa inyo, Queens, if makapunta kayo ng Taal Batangas, Balangay, Balisong, dito na kayo kay tatay sa... Ano, paano mag-denounce tayo, Ona? Diosdado Ona. Oh, Diosdado Ona. Sa ano lang siya? Sa left side. Then, makikita niya naman si tatay. So, ayan, siya, binigyan niya ako ng calling card niya. Tapos, may firma pa niya. Ayan. Ayan, guys. So, yun. Okay, Queen. So, nandito tayo ngayon sa Balisong. Barangay Balisong na multi-purpose hall nila. And ipapakita ko sa inyo yung mga sinaunang bahay na makikita niyo pa din na nandito ngayon sa Barangay Balisong. So, tingnan niyo yung paligid ko. Ayan, yung sa likod ko. Ayan. So, yung mga old houses, still nakatayo pa din hanggang ngayon. So, if tingnan nyo ng mabuti, mga siguro mga nasa 80s, 70s, 60s pa na bahay, up until now, maganda pa din. Okay? Hi, Queen! So, we're here at Taal, Batangas, Municipal Hall. You can see, yan yung old structure na until now, nakatayo pa din since 1572. So, yung Municipal Hall is color white. Then, if nakikita nyo, nandiyan si Dr. Jose Rizal. Ayan. If kailan pinatayo yung municipal hall nila ng Taal Batangas. So, tingnan nyo yung structure sa taas, sa baba. Old structure siya talaga. So, pre-reserve mismo ng bayan ng Taal yung mga structure nung kapanahon na pang hindi pa ako or kayo kinanganak.
And itutour po naman kayo mamaya sa kanilang plaza, mini plaza, and yung church, isa ding historical church sa bayan ng Taal Batangas. Mga queen, so nandito tayo ngayon sa gilid ng daan. Yung sa likod ko is Taal Park ng simbahan, ng Basilica Church. And for some information, yung Basilica Church is the only biggest church in Asia. So nakikita nyo yan sa likod ko, yan ang malaking church sa Asia na makikita lamang sa Taal Batangas dito sa Pilipinas. So puntahan natin mamaya.